Ay, magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Welcome back na naman po sa ating panibagong vlog. Sa video na ito, magbibigay lang tayo ng reaction tungkol kay Kirdel Busita versus sa Bintulfo. Mayroon siyang sinasabi muli kay Bintulfo dahil binanatali siya ni Bintulfo nung nag-uugat ito doon sa mga ginawa niyang pagtulong sa kapwa. Pero bago ang lahat, papasalamat pala ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel na walang sawang nanonood ng ating mga video. Maraming salamat po sa inyo. Sana po hindi po kayo magsasawa na suportahan ang ating YouTube channel. Salamat po. So bago tayo magbigay ng reaksyon, sana nakapag-like na kayo. At saka kung bago ka sa aking YouTube channel, pwede nga pakisubscribe naman. At saka pakahit yung notification bell para kayo updated sa aking darating pa mga video. So ito na, panoorin natin yung kanyang reaksyon tungkol kay Bintulfo. Yung sinasabi niya na kapag may humihingi ng tulong sa kanila, nagpapadala sila ng staff, no? Ay kung sa kanya ay yun ang tama, hindi ko kaya yun eh. Alam mo bakit? Si Mr. Bintulfo may pera eh, may staff. Ako walang pera, wala akong staff. Eh paano ako mag-uutos? Hindi naman pwedeng utos ka lang, walang gastos. So, malaki ang pagkakaiba namin, definitely, kasi mapera sila. Ako hindi. No? Pangalawa, hindi ko alam kung tama ako. Siguro, wala si Mr. Bintulfo na natatanggap na tawag minuminuto. Okay. Last time na nagkita tayo, nakita mo naman. Hindi ko pa nasasagot yung isa, may tumatawag na naman. So, ang tawag sa akin, minuto. Ibig sabihin, kahit gustuhin ko at sabihin ko na tama yung ginagawa niya, hindi ko kaya yon yung ginagawa niya. Kasi, paano mo papadala ng staff yung minuto may tawag? Nationwide, by the way, ang natatanggap ko. So, I believe, kung siya ang nasa position ko, hindi niya kayang gawin magpadala ng staff. Siguro, pwede siya magpadala ng staff kung ang kanyang personal staff ay kung ang kanyang personal is siguro mga 200 personnel. Kaya niya ipadala yan nationwide. Paano ka magpapadala ng staff kung ang nahingi na tulong sa iyo ay nasa Marawi, nasa Sambuanga, nasa Cebu, nasa La Union, nasa Davao? O sige, o, subukan natin. Kung gusto naman niya, lahat ng tumatawag at nahingi ng tulong sa akin, eh, i-share ko sa kanya para siya na lang ang kumilos. Tingnan ko kung kaya niyang gawin yung sinasabi niya. I don't think na magagawa niya yon. So, in other words, there are two things eh, kaya hindi applicable yung sinasabi niya. Una, wala akong staff, wala akong pera. Second, napakarami ang tumatawag sa akin, minuminuto. Kaya yung advice niya, hindi applicable. Hindi applicable. Ang maganda na lang kay Mr. Bintulfo, gawin niya yung alam niyang tama na makakatulong sa ating kapwa. Yung pagtulong ng iba, huwag niyang kino-question. O kung gusto naman niya, bigyan niya ako ng pera, suportahan niya ako ng staff. I-account ko properly, suportahan niya ako ng staff, ng pera. Lahat, i-support niya. Payag na ako na ako ay isang hamak na stop niya lamang, no? More than 31 years ako sa public service, ano? At hindi ko ugali yung magdikta eh. No? At ito namang ating mga kababayan ay may kanya-kanyang talino. Kaya kung ano man ang kanilang reactions, ano ang kanilang pananaw,
hindi ako makapag-comment dyan eh. Dahil nang ako talaga, bro, pagka ikaw ay kasama ko, nagtitiwala ako sa talino at kakayahan mo eh. Hindi kita pwedeng diktahan. In particular sa mga kapatid nating riders, 100% sigurado ko, hindi alam ni Mr. Bentulpo ang kalagayan ng mga kapatid nating motorista. Parang simple lang yan eh. May kapitbahay ka, magulo ang pamilya. May problema yung pamilya. Tapos makikisawsaw ka. Wala ka namang alam sa problema. Di ba? So, ganun eh. May malaking problema ang riding community. Hindi alam ni Mr. Bentulpo. And I believe hindi rin alam ni Colonel Nebrija. No? Ayun. Napanood na natin yung kanyang reaksyon, yung banat niya kay Bentulpo. Sa'yo naman, Sir, Sir Busita. Nandito lang po kami para sumusuporta sa'yo. Kung ano mga ginagawa ninyo, 10 ng aking mga kasama, nandito kami para sa inyo. So narinig naman natin yung kanyang sinasabi. Ayun nga, kay Bentulpo naman, Sir, dapat mag-focus na lang po kayo dun sa inyo rin ginagawa. Huwag natin pakialaman kung anong ginagawa ni Colonel Busita. Bakit? Gusto niyo nung ba sa inyo lang magsusubok ang taong bayan? Ay sinasabi niyo nga na pag may nagre-reklamo sa inyo, pinapadalhan niyo ng staff. Sa inyo po, Sir Bentulpo, magagawa niyo po yan kasi nga mapira kayo eh. Mayroon kayong budget. Siyempre, pag may budget kayo, may staff kayo. Katulad kay Colonel Busita, wala siyang budget, siyempre walang staff. At saka sinasabi niya, minuto yung tumatawo sa kanya. Taga-ibang lugar pa, Mindanao, Luzon. Kunyari, nasa Cebu yung tatawag, nasa Ilocos, nandito ka sa Metro Manila. Papadala mo pa ba ng staff yun? Hindi, di ba? Kung alam niyo lang, halos sasabog na yung cellphone number ni Colonel Busita. Dahil ang dami pong gusto magpatulong. Ibig sabihin, marami po talagang naapi. Alam ko naman, Sir, kayo po mga turpo, kilala ko naman kayo eh. Pero yung ginagawa ninyo po, medyo kakaiba nung sa iba niyo po mga kapatid. Dapat hayaan na lang natin yung ibang tao na tutulong din sa ating mga kababayan na kapalinan natin mahirap. O dapat magtulungan na lang tayo. Kung katulad niyo po, tumutulong din po kayo. Kung mayroon namang isang kababayan natin na handa din tumulong, dapat susuportahan din po natin. Para naman eh, ang makikinabang, taong bayan din naman eh. Wala naman kayong pinagkaiba din ni Sir Bong Nebrija. Dapat yun, magsuportahan po tayo. Kayo po. Di po ba? Ngayon, alam ko, matagal na rin ako sumusubaybay sa inyo, Sir Tulpo, sa inyong programa. Kaya nyo nga yun, sinasabi ninyo, magbibigay kayo ng staff. O, nakikita ko naman, pag mayroon nagkarami siya, pinapupuntahan niya sa mga tao. Eh, si Colonel Busita solo eh. Siya mismo ang nag-aasikaso. Siya mismo ang pupunta. Solo siya. Wala siyang bodyguard, wala lahat. Kayo, pag pupunta kayo, ang dami yung bodyguard. Tama yung mga di bulletproof na sasakyan. Sir Busita, wala. Nakamotor lang po yan. Ordinaryong tao lang po yan na tumutulong po sa aming mahihirap. Kaya po, Sir Busita, patuloy nyo na lang yan. Nandito lang kami. Sumusuporta po sa inyo. Dahil ang kabutihan naman, mayroon namang ganti sa Diyos yan na kabutihan din. Kaya wag na lang po kayo magpapadala doon sa mga taong gusto kayong pabagsakin. Dahil alam niyo naman, pagka sabi nga nila, pagka yung puno na mabunga ay binabato. Hindi po ba? Parang ganun kayo, Sir Busita. Kaya maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat po sa panunood. Kaya baka mayroong naligaw sa aking YouTube channel. Bigyan niyo ako ng like. I-share niyo na din sa ating mga kapwa riders, motorista, yung ating video na ito para at least meron silang makukuhang idea din. Shout out sa ating lahat.
Eh, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. So, hanggang dito na lang tayo. Sana nasiyahan kayo sa pinakita ko sa inyong video na galing kay Kerebusita, patungkol naman kay Bintulpo. Kaya, Sir Bintulpo, sana po ipagpatuloy nyo din yung ginagawa. Huwag natin pakialaman kung sino taong gusto tumulong sa ating kapwa. Kaya, maraming salamat po. Hanggang dito na muna tayo ngayon. Maraming maraming salamat. Ingat po tayo. Bye-bye. I love you.